Welcome back to my video. Ito na naman si Inday Bagat na sa banyo palaging nagbablog. And for today's video, ang pag-usapan natin ay ang soup number 5. Alam nyo ba kung ano itong soup number 5? So sa mga baguhan pa lang dyan, mga bagets, mga undong, mga Inday, makinig po kayong mabuti at tapusin ang buong video kung ano po itong soup number 5 at para saan at ano yung makukuha nyo dito. So bago ko sagutin, huwag po kalimutang pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video, no? So, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, mag-like and mag-share para naman maraming makakaalam sa mga tips na ibibigay ni Inday Bagat about relationship advice. So, iba-iba po ang tawag sa ganitong pagkain kasi ito po ay pagkain na exotic food. Bakit po siya naging exotic? Dahil lang naman sa ito ay pagkain na gawa sa ng kalabaw. Lalo na sa kabayo, no? Ito po ang tarugo at ang bula-bula ng isang kalabaw. Or mas maganda kung ito ay tarugo ng isang kabayo dahil naninipa po talaga ang lakas ng dating nito. So, natikman nyo na ba ang ganito? So, bago po kayo makipag-anuhan, no? Magkagood. Bago po kayo magkagood-gagood dyan, mas maigi po na umorder kayo sa ganitong pagkain, no? Itong tinatawag nating soup number 5, no? Ito ay pinaka-popular po ito sa aming lugar, sa Cebu. Ito po ay ang lanchao. Lanchao muraha! Marami pong bumibili nito, lalong-lalo na sa mga lalaking maskulado. No, dahil ano ba itong maidudulot sa inyo, mga undong? No? Maganda po, kasi alam nyo na, gawa po ito sa tarugo at sa bula-bula ng isang kalabaw o kabayo, no? Alam nyo naman ang inyong tinatawag nating mga ganyanan ay binubuo po yan ng maraming sustansya at bitamina dahil dyan po nanggagaling ang ano, pag mag-produce ka ng isang baby kalabaw, baby ano, kabayo. So, paano pa kaya, no? Pag kinain mo yun, punong-puno po at sagana po ito sa sustansya, no? So, sa mga ibang lugar, ang hirap hagilapin ito kasi minsan lang po ang nagbibinta ng ano nito, nagbibinta sa market nito, no, ng mga uri ng ganito. Kasi minsan naman lang nagkakatay ng kalabaw, nagkakatay ng kabayo, kaya medyo pricey po talaga ito. Pero maganda naman ang hatid nito sa inyo. Lalong-lalo na kinakain nyo ito bago kayo makipagkagud-kaguran, no? Nagbibigay po ito ng lakas. Nagbibigay po ito ng matagalang bakbakan. Ano pa ba? Tigas na parang kabayo, no? Ano pa ba? Liksi, kasi full of vitamins and minerals po ito, no? So, kailangan nyo ito para aabot kayo sa kahit 7 round. Kayang-kaya mong labanan yan, no? Dahil iba po talaga, promise. Hindi po ito sa nag-exaggerated lang ako, no? Iba po talaga pag natikman nyo, nakakain kayo ng ganito bago kayo makipagkagud-kaguran, no? Iba talaga yung lakas na dating nito. So, paano nga ba ito iluluto, no? Kung pupunta kayo sa merkado, bibili kayo ng ganito, o may ano kayo, may nakita kayo ng mga ganito, no? Kasi exotic to, minsan na to. Seldom mo na lang talaga ito makikita sa merkado, no? Kasi bago pa ito ibinta, may bumili na ito. So, pakuluan mo ito ng
Tatlong beses, yes. Ang first po, napakulo ninyo, boil-boil mo lang without spices, no? Without po yan siya mga spices, boil-boil mo lang siya, no? Huwag nyo pong lagyan ng asin kasi pag nilagyan nyo po ng asin, tumitigas po ang kanyang ano nun, yung mga meat niya. Tumitigas, tapos pangit po yung lasa. So, yung una, i-boil mo lang siya for at least 2 hours, no? Pagkatapos mo i-boil ng 2 hours, itapon mo yung tubig. Yung pangalawa ay may mga spices na tulad ng garlic, onions, tanglad. Kasi nag-aano to ng aroma ang tanglad. Tapos yung cinnamon powder, mga herbs, ano pa ba yun? Yung mga, may ano siya, may black pepper, luya, yun. Pampalasa po talaga yung mga ganyanan. Pampawala po ng langsa. So, this time, pakukuluan mo lang siya for 1 hour. So, pakuluan mo siya ng 1 hour pero mas maigi kung may mga ano kayo pressure cooker kasi madali ang pakulo. Kasi matigas po ito. Kaya mahirap po siya pakuluan. So, pag natapos mo na siyang pakuluan for the second time for at least 1 hour with spices, ito naman ang third time na pakulo mo. So, ang third time na pakulo mo, ito ang puro tanglad lang, no? Tanglad lang ang ilalagay mo. No, with a little bit salt na siya, no? A little bit salt, no? Kunting-kunting asin. So, ito naman ay half hour na lang ang pakulo mo nito. So, grabe, no? Meticuloso, tapos ano, grabe ang pagkain ng oras kasi 3.5 hours mo siya bago luto, bago mo siya lutuin. So, may 30 minutes pa. So, 4 hours talaga ang italaga mo nito para maluto mo yung pagkain na yan. So, ang half hours mo naman ay ang paggisa ng onions, garlic, luya, tanglad, at mga iba pang pampalasa doon, no? Marami mo pampalasa, no? Basta ang importante lang doon, onions, garlic, luya, tanglad, ulo ng tanglad, at saka sili. Yun, igisa-gisa mo. At bago mo pala igisa, hiwa-hiwain mo yun sa desired sizes na gusto mo. Yung karne, no? Yung karne ng kalabaw. Bago mo siya igisa sa mga spices. Para naman masarap naman pampulutan. No, masarap ang paghigop ng sabaw, no? Maganda, maganda sa tuhod, maganda sa pangatawan. So pag na, ano mo na 'yon, nagisa mo na 'yon, oh, lagyan mo ng tubig, yung mainit na tubig para mabilis siyang magkulo. Lagyan mo ng beef cubes, magic sarap, asin, paminta. At saka huwag kalimutan yung sili para sobrang masarap na masarap talaga. At alam niyo na pag kinakain mo ito at hindi lang ikaw, pati ng ano, pati ni Inday, humihigop din ito si Inday, kumakain din ito si Inday. At ano niya, pa ano na kayo kasi pag inanom niyo daw to, no? Nagbibigay po ito ng init lalo na sa malamig na panahon, no? No? Nagbibigay ng init sa ating pangangatawan pag hinihigop ito. Lalong-lalo na no sa mga lugar na malalamig. So maganda po talaga 'to na sabaw, no? Full of vitamins, full of nutrients. So kaya asahan niyo po ang tigas na tigas, maskuladong-maskuladong pangangatawan pag hinigop niyo ito, no? Grabe to ka powerful na sabaw, no? Kahit sino ang tatanungin mo tungkol sa sabaw na to, iba talaga ang anuhin nila, masasabi sa inyo. Grabe talaga 'yan na sabaw na. So comment down below kung ano nga ba yung pangalan nito na sabaw sa lugar ninyo, no? Kasi sa amin lanchaw ang ano nito sa amin eh. Popular po to sa Cebu, lanchaw, no? Medyo pricey pero sulit na sulit, lalong lalo na pag kayo ay pupuntang kagod-kagod. So ito ang number one na may re-recommend ko sa inyo,
na lutuin at kainin dahil napakasustansya, napakamasarap na, at alam nyo na, full of testosterone na pampaano. Alam nyo na yung ano na yan. So, see you sa next video. Magluto kayo ha!